Ayan guys, hello, good afternoon. So welcome back sa video card repair. So today is October 13, 2023, 2:05 PM, okay? So may repair tayo dito, video card, 100% pan speed. So yun ang issue nito, pero may display according sa mayari. Ayan, ito siya guys, ayan, nas running siya ng stress test tuloy. Running siya for testing, ayan, as you can see. So hindi naman siya naka 100% pan. Bali, ang according sa may-ari, pag nag 100% daw siya, hindi na siya bumababa yung ano speed. So, pag ganun kasi, masisira yung video card. So, pag uminit. So, yan guys, as you can see, so video card is with display. Yan. So, alamin natin kung sabi ng customer, wala daw issue yung video card. Yan, sa pan lang daw nag-wild card. Nagwa-wild, yan. Pag nag-ano. So, alamin natin at i-prove natin na walang issue yung video card na sa tanging sa pan lang, okay? So, patayin na natin. Yes, okay, power off. Okay, patayin na. So, may display siya. Ayan na nalagay dyan, guys. The pan is 100%, as you can see. Ayan, 100% pan speed. So, yan yung ating re-repair. 100% pan. Sala. So, yan yung issue. Yan. So, kung titingnan siya guys, about physical inspection natin, madilaw na siya. Yan. So, klaseng overheated na ito guys. Ibig sabihin na yung problema to. Pag ganito. So, according sa ano, wala daw. So, alamin natin. Para ditong may ano to? May dust. Corrode dust. Ayun. May sunog siya guys. To. So, may sunog siya. So, sigurado bang walang issue ang GPU? O sa pan lang ba siya connected? So, alamin natin. Okay? So, ayan guys. Medyo maingay lang yung ating ultrasonic cleaning. But, ayan. Ayan. So, may sunog po siya. Yan. Hindi ito sa pan. Kasi, hindi yan saksaka ng pan ay hindi dito. This is a 12 volts power rail. So, shorted po siya, guys. Ah, hindi siya shorted. Ah. Putok yung capacitor, pero, ayan, as you can see. Ayan. Ito yung, ay, bakit walang ano? Naku, nawala yung connection ng, wait, nawala pala ang ating microscope. Activate again. Ayan, so, balik na. So, di ko napansin. Ayan, so, ito, guys, as you can see, ayan, oh, sunog siya. So, ayan yung sira niya. So, may reason yan, may dahilan yan, bakit nasunog. So, alamin natin. Kung bakit siya nasunog. So, tanggalin muna natin to. Ayan. Tanggalin natin yung excuse me. Ayan. So, yan yung sira niya. Yan yung nakita natin. So, ibig sabihin, mayroon pa yan. So, may, sa tingin ko guys, yan ay 12 volts rail yan. So, ibig sabihin, may complex siya. So, tapos mapansin nyo, madilaw yung ating board. Ibig sabihin, overheated po ito guys pag mga ganito. Yan. Kasi dito nagre-rainbow yung GPU chip niya. Oh, as you can see. Ibig sabihin, kahit full speed, ibig sabihin, nagluluko yung pan niya either mabilis or hindi. Yan. Tapos, parang mayroon ditong basa. So, hindi natin alam kung bakit siya basa-basa dito. Ayan o. Nagpipinkish siya. Yan. So, buksan natin siya guys. Alamin natin, saan pa ba? Okay, so sabi niya may display naman. So malalaman naman natin yan pag in-stress test kung may issue. Pero before natin siya i-stress test, kailangan muna natin siyang buksan. Alamin natin kung ano yung damaged na parts. Okay? At siyempre kung may issue pinadala sa atin, may issue yan. Kung sabi ay nagwa-wild yung pan, so alamin natin. Baka may other parts pa. As you can see, may sunog po siya na isa. 12 volts rail yun. Ang pan kasi po nito yata ay
Hindi ako nagkakamali, baka 5 volts lang. So, tingnan natin. 5 volts o 12 volts. Pero may epekto dapat yun sa iba. Kasi kung 12 volts yung pan, may epekto siya sa ibang ano, sa lahat ng 12 volts rail. Kasi 12 volts din po siya eh. Or, kung nagpo-full speed man po siya guys, yan, kagaya nyan, mapansin nyo, pumutok siya dito. Kung nagpo-full speed yung pan, at hindi na siya bumaba, ibig sabihin, overheated po yung kanyang bituard. Kasi mapansin naman dito, ano siya, maputla na siya. Dilaw na dilaw na. Pag kasi nag-yelo guys na ganito, overheat yan po ganyan. So, alamin natin. Okay, saan ba bukasan ito? Ah, meron pa dito. Saan pa? Pwede na ba? Paano ba ito binubuksan? Ah, meron pa pala. Nakatago pa. Minsan hindi nakikita talaga ng isang tingin. Baka meron pa. Yung sa tagiliran, so hindi naman yan. Ayan. Ayan, kaya naman pala. Oh, pinalitan na ganyan guys yun ng thermal pad. Ayan, so ginalaw na rin ito guys. Ayan, as you can see naman. So, evidence is proven na may issue yung video card. So, hindi lang po yan sa pan-speed. Kung ito sumahin natin, kasi microscope natin. Pakita na, super dumi nito guys. Oh. Oh. Sasabihin natin siyang. Tapos, kung titingnan mo siya, wala siyang thermal paste. O, palagay na binuksan man siya. Kasi, malalaman natin binuksan ay, wala na dito yung bakat ng mga na-curve na pesa. Ayan, may mga na-curve kasi na thermal pad. Wala naman dito. Oh, ibig sabihin, nabuksan na po siya. So, microscope natin, inspection natin, pakita natin yung damage. So, may issue ang video card pag ganito. Kasi according sa may-ari, so, pinipilit niya sa atin na medyo wala daw issue yung video card, gumaganda na maayos sa games. Yan, may effect kasi ito. May issue yan. Kaya, nagwa-wild yung pan or ano. Nakita natin, may sunog eh, no? Kita nyo, super dumi na yan. Oh, halos naglalangis-langis na. Yan, tapos, nung titingnan natin dito, yan. Yan, no? Makikita nyo, nagre-rainbow siya. Rainbow na siya. Ayan, tapos yan, no? Problema kasi ang converge bagal. Yeah. So ayan guys, as you can see naman may problem na rin yung video card, so kailangan na talaga ng repair. At mahalaga dito guys ay may display pa. Ayan, as you can see, yeah, super dust po. Oh. Halos na pwede na po itong bahayan ng langgam, ayan oh. So kaya nagwa-wild yung ating pan. Okay? So kung okay man sa games, di okay. Pero danger na po siya. Ito ang mahalaga dito ay nag-safety na yung ating video card. O, ang sabi niya, sabi ng video card natin, oy, ipa-repair mo na ako kasi ano na ako, hindi na ako naliligo, 10 taon na. Ayan, so kita nyo, pinalitan na rin niya ng thermal pad, thermal paste. Ayan, halata, kasi may punas dyan eh. Ayan, so, ginalaw din niya, pero hindi niya nakita to kasi wala siyang gamit na microscope. Yan. Pero marami siya guys pagawa sa atin. So may dalawa pang piraso ditong motherboard. Yan yung ating customer. Okay? Ayan, as you can see. Oh, super dumi niyan guys. Oh, naglalangis-langis. Yan. So binuksan na rin siya. Ayan. Yan ang ating re-resolvahin. Tapos yung sa pan. At kung titingnan nyo guys, walang damage yung pan. Walang problema sa pan. Okay? Kung nag-wild siya, walang problema sa pan. So ulitin ko. No problem sa pan. Okay?
So, ang problema po talaga ay sa GPU, sa buong GPU ang problema. Ayan, as you can see. Ayan. Kaya siya yung full speed ng init. Kasi nga, una, walang thermal paste, madumi. Ayan, corroded, wala nang thermal pa, di na nagpa-function. Rimbo-rimbo siya, oh. Oh. So, ang solution, guys, ay... dito na ang solution. This solution is cleaning. Okay? Cleaning and replace ang capacitor kasi this is capacitor. Itong capacitor kasi na ito. Para sa GPU chip coil, bisa ito. Bisok, kung bisok ito, tinatawag. Ito yung nagkocontrol para dito. Nagkoconnect yung GPU chip at memory. Ito siya. Pag wala kasi ito, dead itong mga tech. Dead din itong memory. Yan. Itong, pag makakita kayo ng klase ng gantong video card. Yan. Ito yata guys ay power cooler. Sa tingin ko power cooler to kasi itong PCB na to, pag nakita nyo, hindi lang ganito ang ano nito. Itong pan na to ganito, hindi lang ganito. Ito ay fitted po dun sa ibang pan, sa ibang power cooler na video card. Okay? So makikita kayo ng ganitong design. Yan. Nakapag ano na po kasi ako na, nakapag palit-palit na ako ng mga heatsink, pan. Yan. So fitted dito sa mga RX 570. Kasi ito ay RX 480 yata ito eh. Yan. So, pitted dito doon. Meron dito guys eh. Ito siya. Ito ganito rin. AMD reference din siya. Ayan o. Ayan o. Pero pwede siya sa ibang ano. Yan. Mapansin nyo. Pag sinukat natin siya. Oh, nagpipitted siya yung ano, power supply. Tapos ganon. Oh, bagamat iba lang yung ano. Pero yung pwede mo siyang gamitin sa ibang heatsink. Yan. Pwede siya. Na-try ko na ito eh. Nakapagpalit na ako ng mga heatsink nito. Yan. Mayroon pa guys, mas maganda dito eh. Palitan. Ito. Pwede mo ipalit dito yung tri-pan. So, may tri-pan na power cooler pwede dito. Yan. Pag nakakita kayo ng ganitong medyo black, may mga ito eh, power cooler, may mga usage na ganito eh. May mga black na ganito. Tapos puro ganito na. Yan. Based lang yun sa experience ko guys sa pagre-repair. Kaya... nasasabi ko. Okay? So, ang solusyon, replace natin, replacing ko lang yung capacitor. Tapos, ano na natin? Linisin via ultrasonic cleaning. Okay? So, this is a easy job para sa atin. Pero, para sa may-ari, so, hindi to easy job kasi binuksan na niya. So, tingin ko po, binuksan na po, ha? Or, kung nabili man niya ito, ayun, para, nabuksan na po siya, gawa ng dito kasi yung warranty dito sa likod eh, natanggal na rin dito. Kasi mayroon ditong ganto na pink. Yan, siguro may warranty. So, alamin natin. Resolvehin natin to. Issue na to. Kayang-kaya yan. So, this is a easy job. So, linisin lang natin yung thermal paste. Yan. Para hindi na pumunta sa aking kamay. So, hindi muna natin yan babasain. So, hindi siya recommend na binabasa. Okay. So, hindi yan binabasa, guys, ha? Dapat yan, tinatanggal ang gabok ng proper pagtatanggal. Yung via microscopic. Okay? Kasi kailangan hindi siya pumasok sa ilalim ng memory. Kasi pag nabasa po siya, ay delikado yung kanyang memory chip. Okay? Yan, kailangan ay lumabas po yung kanyang mga bolts sa ilalim. Matanggal ng maayos yung kanyang dust. So, may mga sikreto guys sa paglilinis. Hindi yan basta linis lang. Basta, yun yun. Sikreto yan guys. So, tumatagal tayo sa pag... excuse me. Tumagal na tayo sa pagre-repair ng video card eh. Siyempre, ayun yung sekreto. Giyahin nyo na lang ako. Kung gusto nyong makabahagi ng mga secret na to. So, ayan. Kitang-kita naman lahat. Hindi ko na kailangang mag-tutor kasi hindi naman tayo tutorial. Tayo po ay repairing. Okay? Repair tayo. Tayo ay repair. Video card repair. Not a tutorial. So, tayo ay binabayaran ng mga nagpapagawa. Okay? Yan. So, kumuha na lang kayo ng idea kung gusto nyo mag-repair ng video card.
So, yung mga techniques, so, dine-develop yan in yourself. Kung gusto nyong madali, anay, maganda kayo ng malaking halaga ng pera. Bumayad kayo ng training fee, seminar fee. So, mura lang, mga 30,000. VIP, 30 days. Yan, mga 50,000. Kung gusto nyo ay 1 month. Maganda kayo ng 50,000. VIP na yun, guys. Talagang solid na yun. Yan, pangmayaman na lang yun. So, hindi pamilyado siguro, mga ganun. Or yung mapipira lang. Kasi bibihira lang nagtitik ng VIP. Yan. Siyempre, hindi lang nadadaan yan sa paint pass, print pass. So, kaya doon sa mga customer, huwag nyo daanin sa paint pass, paint brush. Hindi yan nadadaan dyan. Sasamahan natin ng microscope inspection. Kasi yun yung the best. Hindi yan kaya makita ng basta mata lang. Okay, so ngayon, alamin natin kung yung mga yan. As you can see, yung mga RAM natin, malinis na yung kanyang tabi. So, ang ano lang naman kasi dito, ang napapasukan ng dumi, ay yung tabi. Bali, ano pala to guys? I think galing na din to sa repair kasi may mga plaques yung ilalim ng memory. Ibig sabihin, ni-reflow na po siya. Ayan. So, dumaan na po ito sa pagre-reflow. Ayan. So, lilinis pa natin yan sa ultrasonic cleaning. Ayan. Kung hindi man reflow, ay di baka ano na lang, thermal pad residue. Ayan. But, ayan, as you can see, so, malinis na yung ating mga likuran. Yan, kasi hindi naman lahat ng dust ay papasok. Maliliit na yung dust na papasok sa ilalim ng ating memory slot. Ito, madumi. Yan. So, kailangan po natin tanggalin yung dumi. So, yan. So, kailangan microscopic siya. Hindi pwede yung basta lang. Kasi ang mangyayari niyan, pag hindi masyado inspected yung ano, gagana lang siya saglit. Tapos, masisira siya mga 2 to 3 days, 5 days, 1 week. Ayun, hanggang sa matuluyan na po siya. Kaya kailangan po talaga ng sa technician niya ipapagawa. Yung kompleto yung tools. So, dito, yan, medyo may kapulong, may bulo dito na maraming halikabok. Yan, so, yan. Yan ay hindi natin guys pwedeng i-testing. Yan. Kasi ang dadaan pa yan sa ultrasonic cleaning. So, kailangan yung ating repair ay quality na siguraduhin na hindi babalik yung ating customer sa atin. Yun ang tinatawag na quality service. Okay? So, sa iba kasi, may nag-ano kasi sa akin, may nag- ano sa akin eh, RT, ano siya, Gigabyte RTX 3060 Ti, 8GB. Bali, sa akin siya, nag-inquire siya sa akin for repair. So, mas mahal daw sa akin, mas mahal sa akin. Pinagawa niya dun sa technician, sa iba, sa GPU. Tapos ngayon, after 1 month, bumalik, sira daw ulit. Tapos ang sabi nung technician na gumawa, kasi binalik ulit doon. Ano daw, corroded yung GPU. Ibig sabihin, bakit siya corroded? Eh, dapat, dun sa unang repair pa lang, hindi siya corroded. Hindi naman nilinis dun sa unang repair eh. Pinalitan lang ng MOSFET. Yung mga corroded, hindi niya inapinansin. Hindi, dalalabas kasi pag ganon, walang quality yung service. Pagka ganon. Kasi na ganon, nag-back job. Dapat dun sa una pa lang, kasi wala pa daw ano eh, 1 month eh. Mag-o 1 month pa lang daw. Nasira daw. Sa akin siya nag-i-inquire yung customer. Pero hindi sa akin nagpagawa. Ngayon, nung nasira, ay sa akin ulit nag-i-inquire. Hindi naman sa akin pinapagawa. Salaw eh. Ginagawa kong tanungan, tapos doon niya ipapagawa sa iba. Kasi mahal daw yung repair ko. Mura daw sa iba. No fix, no pay daw sa iba. Ayan. So, yun nga. Yun yung problema. May problema na sa kanila. Kasi nagtyaga sila sa no fix no pay. Kaya, back job. So, yan. Bahala sila. Hindi ko alam kung nagpagawa na siya sa akin. Parang pinadala na yata dito eh.
Kasi parang nadala eh. Ayan, ganun talaga buhay. Yung iba nga eh, yung sa dami ng customer ko dito na nagsisisi, na ngayon lang daw nila ako nakilala. Kung noon pa daw sana. Sa, yun, dami ng inaya, mga ganon. Nangihinayang sila at hindi agad ako nakilala. Nga ngayon lang daw. Eh, paano yung nakilala na ako? At lumipat pa sa iba. Doon pa pinagawa sa iba. Ayun ang, yun na yung ano, issue. Nagiging ano nila. Nakilala na eh. Tumingin ka pa sa iba. Parang chicks lang yan. Parang chicks. Nakita mo na ang iyong future, sa iba ka pa tumingin. Ayun, parang ganon. Ayun sa mga naliligaw ng mga binata. Ganon siya eh. Ayan. So, linis-linis guys. Kailangan ay quality ang service. Walang back job. Ayan. Sa mga back job man siya, edi at least mataas ang successful rate at mataas ang quality. Kahit ganun. Kahit pa. Kasi hindi naman maiwasan yung back job eh. Minsan kasi nasa tao din. Nasa gumagamit. Ayan. Mayroon kasing ano eh. Nag-under warranty pa. May nagpagawa sa akin eh. Under warranty pa. Shootak ang pinagawa niya. 1050 Ti. Ang nangyari. Hindi may warranty no. Ginalaw niya pala. Tapos nung bumalik sa akin. Yun nga. Nag-display. Tapos nawawala yung display. Ang daming walang pyesa. Ginalaw niya. Pati yung warranty seal. Binuksan niya at nilinis niya. Inano niya. Ay malinis na yon. So, ay tas binalik niya sa akin. Ay nakita ko. No warranty. Bro, ano? Voided warranty. Ayun. Ay ngayon, may mga pyesang nawala. Nagasgas niya. Kasi ginalaw niya eh. Ay nung papalitan. Ay hindi na pinagawa. Sa ay, hindi ko na sir papagawa. Kasi may papalitan pang pyesa. Medyo malaki na magagastos. So, ganun talaga. Kasi hindi libre yung pyesa. Ayun ay binibili. Ayun guys, okay na siya. Ito pa, makalimutan natin. Ito ay 12 volts rail. So, kuha din tayo sa AMD. AMD video card. Oops, pangit. Pangit ng PCB. So, maganda tayo. Doon tayo sa Macintab. Ayan, so again, dito na naman tayo sa question and answer. Ayan, sa mga nagtatanong, nagsasabing hindi ko alam yung value ng parts. Hindi ko po talaga alam yung value ng parts, but alam ko na parehas po yung value ng pyesa na ikakabit natin dun sa sirang pyesa. Ayan, kasi wala tayong board view, wala tayong schematic, kaya no need to explain the value of the parts, okay? So, may nagko-question kasi sa atin eh. Yan, parang maintindihan nila. Yan. So, yan ang ano ng video card repair. So, pag wala kang board view, wala kang schematic, may chance pa rin yan dahil marami tayong donor board na tumutulong sa pagre-repair. Yan, kung mapapansin nyo, 12 volts rail, tapos papalitan ng 12 volts rail. Yeah, so same lang yan guys. Huwag kayong mangamba. Wala pa tayong back job sa ganito. Sa dahil lang sa sirang capacitor na ganda. No back job. Yan, kasi marami nagko-question sa akin eh. Why are you replacing these parts? What is the value of these parts? So hindi ko po alam eh. Pero alam ko po na pareha sila ng tinanggal ko at ikinabit ko. So, ganun lang siya. Alam ko na hindi isi din siya masisira. Yan, hindi siya makakasira. Magkos, makakatulong siya. Yan. So, ganun siya guys. Dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo. Yan. So, marami kasing ano, mga baby na nagko-question sa aking ano, lalo na yung mga nanonood sa akin na technician, kuno. Ayan. So, hindi naman nila kayang gawin ang nagagawa ko. Pero kung makapanglait, makapang-question, ay talagang walang sawang ako'y tinitira. So,
So, hindi nawawala yan sa mga vlog, sa mga vlogger. Alam niyo ng mga ibang vlogger. Okay? So, never mind. It's a job. It's a part of community with good and bad people. So, ganyan talaga buhay. Parang life. Weather-weather lang. Ang mahalaga dyan ay kumikita ako. Okay. So, ito po ay ibababad na natin sa... Ay, hindi pa pala nabalit ito. Nabaligtad. Binaligtad mo ba ito, ano? Ay, di mo pala binaligtad. Kanina pa. Ating sinultasunik. Yan. So, babad muna itong isa. Hindi pala nabaligtad yung isa nating unang ni-repair. Ako, may video rin yung guys. Yan yung isa natin. May video rin yun. Yung ating ino-ultrasonic cleaning. Yun naman po ay 1660. Palit 1660. No burbuyo. No schematic. Ihiya ng daga. Tapos nililinis ng customer. Nawala yung mga piyesa. Buti, using my experience. So, ginamit natin. Nagtingin tayo sa iba't ibang klase ng video card. 1650. Kasi 1660 siya na palit. No burbuyo. No schematic. So, missing part siya dahil nilinis no customer, pinakailaman. Ayan, so tapos yung kanyang PWM ay may now missing parts, tapos may dalawang missing, tapos connector, ganyan, resistor. So using experience natin, so in-identify natin, kumuha ta, pumunta tayo sa ibang brand, MSI, palit na 1650, kahit hindi siya guys parehas. So in-analyze natin, ano ba yung anong pin yung kulang, ano yung supply pin, ano yung parts na nandun. So, doon na-discover natin na ang missing is natanggal na pyesa is SMD capacitor, tapos yung value ng parts na kinuha natin, same na same na value. K6N, so K6N din yung kinuha natin na parts. Yung resistor, so 100K, 100K din, same value, same performance. So, tapos may bloated siya kasi shortage eh. Okay na yun guys, naka-ultrasonic cleaning na. Ano natin yun, ma-upload yun na video, una dito sa video na to. So, alam ko may isa pa eh, na 1660, ano ba yung isa dito? Wait lang. Meron pa ditong, Geekstar naman to, Geekstar 1660, 6GB DDR5. Ang problem naman ito ay, 12 volts rail. May video din to. So, mauna pa pala to. So, itong video natin na to ay pangatlo. Pangatlo sa, ano, i-upload. Pag napanood yung video ito, so may nauna na dalawa. So, yun. Ayun, yun. Nire-refer natin na yun. Ayan, guys. So, ito, para ma-fluent, ano siya, ma-clear na clear, pati yung pinakailalim nito, ay ibababad natin sa liquid. Tapos, may maliliinggit pa kasi itong alikabok, guys. Pumapasok yan. Parang yung sa ilong lang natin, naiipon ako langot. So, ganun siya. Yung sa, halimbawa, sa isang linggo, yung naipon, marami siya. So, ultrasonic clinic, ang makakaresolve ba niyan? Tapos yan, guys. Papalitan na rin natin ng thermal pad. So, papaproba natin sa may-ari. So, para secured, 100% working siya at hindi siya magiging backup. Okay, so yung pan, medyo marumi na rin. Lilinisin ko na rin yan. So, kailangan quality 100% successfully rate repaired. Okay? So, update ko kayo for stress test dito sa GPU na to. Okay? Ayan, hello po. Good morning. So, ito na yung update sa video card repair. Ayan, so running na siya. Patayin muna natin may ayan. Okay, ito na siya. Running siya, guys. So, 80 degrees Celsius lang siya. Then, yung pan speed niya is 61%. Yan. GPU clock, 1,266, 1,750 yung memory clock. So, EPS niya, 3 digits, 1,1, 1,1,1,1. Yan, umabot ng ganon. So, baba lang ang temperature niya kasi this is a vacuum type. Ayan, finish na siya. Yan, vacuum type kasi siya, guys. Ang issue nito, nagpo-pull, nagwa-wild yung pan, nagpo-pull speed sa pag-overheated. Ganun ang issue niya. Kasi tas nakita sa likod, sa una ng video natin na may crack na kapasitor. So, may pumutok, sunog.
sa 12 volts power rail. Then yung mong thermal pad niya, then marami na din po siyang dust, maduming madumi na yung video card na ito. Yun ang isang issue niya na nakita natin. So far, ayan, nakikita niyo as you can see, pass sa stress test yung ating speed, pan speed is 61% lang din, 79 degrees Celsius yung GPU temperature. Baya ano yan guys ha, baya stress test, full ano siya, full extreme, naka-full 8 times and full extreme testing. So yung EPS nyo guys, 87.2, score 2,197, ang minimum EPS 15, ang maximum EPS is 201. So yan yung nag-round ng kanyang running speed, ng kanyang EPS, 3 digits EPS nyo guys, sumabot. Umabot siya ng 11, 15, ganyan. Ah, 11, 151, ganyan. So, ayan guys. Okay na po siya. Pass na yung stress test. As you can see, yung pan niya, hindi naman nagwa-wild. Okay? So far, so good. Ayan. So, naka-ano yan guys. Guys, afterburn. And then, naka-automatic yan. So, hindi natin siya sinisit sa MSI afterburn. Ayan. Para hindi masira. Pa kasi pag naka-full speed yan guys, masisira yan. Mag-iinit kasi ang motor ng pan. Ayan, so, okay na siya guys. Perfectly working as you can see. So, videoan ko lang ito. Then, isend natin sa may-ari. Okay na po. It's working. Ayan. So, yan ang updates guys. So, in updates sa repair natin is October 14, 2023, 9:47 ng umaga. Ayan. So, kahapon kasi hindi natapos. So, may dalawa pa siya ditong board. Ito yung sunod nating i-repair. Okay. So, hanggang dito na lang guys ang ating video repair. 580 pala ito guys, RX 580. Mali yung title natin. So mali din yung binigay ng customer yata. I don't know kung tama o mali. So ako yata yung type error. Yan. So RX 580 po siya, 4GB DDR5. Yan. Vacuum type 1. Okay, so hanggang dito na lang guys. So see you on the next repair. Bye for now.